mga kaganapan sa ating himpilan, ihahatid sa inyo, hashtag Pala News! Dito naman po tayo sa update kaugnay ng hazing case ni Ronel Baguio, isang marine engineering student ng University of Cebu na namatay po nitong December 19, 2022 dahil umano sa matinding pinsalang natamo mula sa hazing rights ng isang fraternity. Okay. At sinamahan po ni Attorney Maria Jiri Kalinawan, ang Regional Director po ng Public Attorney's Office Region 7 at ng Volunteers Against Crime and Corruption, VAC, ang ina po ng biktima na si Ms. Lenny Baguio sa Cebu City Police Office upang makapag-file po ng kaso. Mga kasong violation of anti-hazing law at homicide ang kinakaharap ngayon ng 7 suspect. Talagang seryoso ang Cebu Police natin, ha? Yes. At salamat po, dininig nyo panawagan namin. At pinapasabit ko po rito ang mga pangalan, ranggo at kung saan naka-assign ang mga pulis na ito na nagtrabaho ng bonggang-bongga para mahuli at makasuhan yung mga may kagagawan. At na-file nga, ayan, nakikita natin yung investigation form. Data form. Ang tawag yes, namin nung araw dyan ay IS form. No? Yes. Ayan, IDF na. Mm-hmm. At talagang seryoso po ang kapulisan, ang PNP. Saludo po tayo kay Chief PNP. Ayan, si Chief PNP, Rodolfo Azuri Jr. Ayan, si Caro din. Yes. Napakabait niyan at talagang deserving. At ang alam ko, nangulit ang opisina niya sa Cebu nung mapanood talaga ng mga taga rito sa Krame yung panawagan natin dahil hindi lang po yung si Matthew Salilig ang biktima eh. Yes. Lumitaw itong si Ronel Baguio. Yes. Baguio ang apelido pero taga-Bataan na nag-aaral sa Cebu. Cebu. Ayan, at meron pang isa. Yes po, kaya naman po Si Rebo Taso. Yun naman ang apelido, no? Lumapit din sa atin. Kaugnay nga po nung nananawagan po ang VACC sa administrasyon po ng University of Cebu na makipagtulungan na ma-identify ang iba pang sangkot sa pagkamatay po ng kanilang estudyanteng si Ronel. Ayan, nagpapasalamat din sila sa mabilis po na aksyon ng PNP. Yun nga po, CCPO, Cebu City Police Office, sa pag-file po ng kaso at sa pakikipagtulungan po sa PAW upang mabigyan agad ng hustisya ang pagkamatay po ng Cebu hazing victim. Abot-abot din ang pasasalamat ni Lenny Baguio sa Chief Public Attorney Dr. Persida Acosta DSD at sa Public Attorney's Office dahil sa walang sawa nitong pag-asista sa kanya nang simulan niya ang laban para sa hustisya ng kanyang anak. Dahil po sa show na ito, mga kababayan, hashtag pala. Ayan, talagang dito siya nakapanood. Opo. At nung January, nanawagan siya. Opo. Dahil naiinip na nga siya. Opo. At may magandang balita po, mga kababayan, nakikipag-ugnayan na ang University of Cebu sa kay Mrs. Lenny Baguio at nag-o-offer na ng financial assistance dahil sa batas na anti-hazing law ay pwedeng ma-fine ng 1 million pesos ang may-ari ang namamahala ng universidad kung saan mayroong namamatay sa hazing. Yes. So maganda pong move yan ang namamahala ng school, no? At nakikipagtulungan na rin sa dito sa Naulila. Ayun. Okay. Ayan po, habang namamalagi naman po ang stand po ng PAW na hindi po makalalapit sa ahensya ang mga suspect dahil po sa conflict of interest.